Nagdadalamhati ngayon ang pamilya de la Cruz matapos bawian ng buhay ang 3 taong gulang na si Presh O'Brien sa barangay San Carlos sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Kwento ng lola ng biktima, dinala nila ang bata sa pagamutan noong Lunes dahil matamlay at naninilaw ang katawan nito. Doon nila nalaman na may dengue pala ang bata at malala na ito, kaya kinailangang ilipat ng ospital ang bata. Pero pagdating nila sa isa pang ospital, hindi na ito umabot ng buhay. Payo ng Municipal Health Office, panatilihing malinis ang kapaligiran. Alisin ang mga nakaimbak na tubig at takpan ang mga container na may tubig para hindi pangitlogan ng lamok. 2 improvised explosive device naman ang natagpuan ng isang empleyado sa tindahan sa Coronadal City. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bandang alas 4 ng hapon nang may lalaking nagpupumilit na ipasok ang kanyang backpack sa tindahan. Ayon sa lalaki, papeles ang laman nito pero wala pa rin siyang nagawa kundi iwan sa baggage counter ang kanyang bag. Nang i-check ng security guard ang bag, mukhang portable speaker anila ang laman nito. Bandang alas 7 ng gabi, habang nag-aayos ang isang empleyado, ay bigla umunang pumutok ang laman ng bag nang kukunin niya ito. Agad silang tumawag ng tulong. Sa pagresponde ng pulisya, napag-alaman nilang improvised explosive device pala ang laman ng bag. Nakita rin nila ang cellphone na umunoy ginamit na triggering device. Hinala nila, nag-malfunction ang triggering device kaya sumabog ang IED. Wala namang nadamay sa insidente. Doble higpit na ang seguridad ngayon sa tindahan. Victoria Tulad, GMA News.